po natin ang pagkalinga at natin po papalagbayan sa masama na sa lupa at ang pagkakalang ng mga pera. Bulit sa leaders, advance in graduation. Mabuhay po kayo, mabuhay po tayo lahat. Tulad ninyo na nabiktima itong tukso na program. Ang inyong pagtatapos ay nangangahulugan ang inyong determinasyon sa pagtatsaga ng linggo na pakikinihado sa inyong mga kawain. Ipinakita nyo ang inyong determinasyon sa maayos at pagkatapos na ito'y hugot ng panibagong simula, panibagong talagbay, tulog sa maayos na buhay. Para tayo mapasaayos at mapabuti ay hindi biglaan. Pero pag nalalaman natin yung buhay na dadaanan, mas kabahan, ay alam na alam natin kung ano yung tama, kung ano yung mali. Siyempre, doon tayo sa tama para sa kapulutin. At siyempre, pamilya, isipin natin, hindi lang yung sarili. Yung sarili lang ba natin, dituloy-tuloy tayo kung ano man ang kasalanan natin. Ito, pag-iisipin natin, pamilya natin, ang sarili natin, para tayo. Marami naman pong natutunan, ma'am. Tulad po ng pag-iwas at saka po pagkalulong sa droga. Nakaka-proud po sa sarili kasi nabuo po namin yung 8 weeks na seminar na yon at proud din po yung family po namin sa amin na gano'n, nagtsaga po kami. Dito ko po na ano ulit na kailangan kong gawin na magbago kasi ang dami ko pong oras na nasayang tsaka araw. Anayin ko po muna yung sarili ko, makuha ko po yung goal na makapagtapos po ako ng pag-aaral para rin po makahanap ako ng trabaho, para mabuo ko rin po yung pamilya ko pong ano kasi. Sa pagpasok ko rito, natulungan din nila ako ngayon na pinasok po nila ako sa barangay para magtrabaho sa barangay ngayon. Paraking tulong po kasi unang-una may pamilya ako, may asawa at anak ako. Ang laking bagay po sa akin yan. Sa pagbabago ko. Ang isang malaking factor bakit marami nag-i-enroll ngayon is mas structured na yung ating programa. Nakilang batches na rin tayo, nasubukan na rin. And dahil may mga graduates na tayo, kumbaga the graduation or the graduates themselves, sila na yung parang advertisement natin. At nakikita naman kasi ng mga barangay na may programa ang munisipyo para dito. Mukhang nagkaroon sila ng trauma na kapag nakakita sila ng pulis, huhulihin sila. So talagang yung mga staff natin sa SAMADAC, kasama yung mga nasa barangay at kapulisan, sila yung nag-iikot para magbahay-bahay at ipaliwanag kung ano ang CBDRP, kung paano tatakbo ang CBDRP at yun nga, kung ano yung magiging benepisyo nito para sa kanila. Sa mga nakapagtapos na ng CBDRP, kuhanin nyo itong pagkakataon na to bilang panibagong simula. Maaari pa kayong magtrabaho, maaari pa kayong maging mabuti o mahusay na miyembro ng sambayanan. Tandaan nyo na laging ang pamahalang bayan ng San Mateo ay laging nakaagapay at willing na umagapay sa inyo.